po ay sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo, kaganaang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yong pag-ibig sa'kin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon pong panahon ng Kwaresma, tayo'y patuloy na manalangin, mag-ayuno at magkawanggawa, sapagkat ito ang magiging daan natin upang mapalapit tayo sa ating Panginoon at upang maramdaman natin ang lubos niyang pagmamahal at upang maging karapat-dapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Sumandali tayong tumahimik. Ating alalahanin ang ating mga nagawang pagkakasala at pagkukulang laban sa Diyos at sa ating kapwa at ihingi ito ng tawad sa Kanya. Buong kababaang loob nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Pinahayag ninyo na ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ang kanyang bayan tulad ng kanyang pangako na dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos."
Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ang buong lugod. Gayon ako umaasang maging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo kong iiwan, huwag mo kong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ngayon panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ang pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyan ng mga hintil, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa parokya at dambana, pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ang sabi po ng isang santa, the measure of love is loving without measure. Kung palang susukatin natin ang pagmamahal, ito pala'y pagmamahal na walang sukatan. Sapagkat ito din po ang hinihingi sa atin bilang mga Kristiyano at malinaw sa mga pagbasa, lalo tigit sa mabuting balita, na ang sabi ng Panginoon, sinabi na noong una at narinig ninyo, ibigin ninyo ang inyong kaibigan at kapuotan ang inyong kaaway. Pero ito naman ang sinasabi ng ating Panginoon, ibigin ninyo ang inyong kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Ang pagmamahal pala ng Diyos na dapat ay pagmamahal din natin, sapagkat katotohanan na tayo'y galing sa Diyos ng pagmamahal. Walang sino man dito ang hindi kayang magmahal, sapagkat alam natin tayo ay galing sa Diyos na mapagmahal. We are created in God's image and likeness. Kaya pala mga kapatid, hindi malayo, hindi imposible na magmahal din tayo ng kaaway. Pero napakahirap mga kapatid, sinasabi ko sa inyo. At kahit sino dito sasang-ayon, mahirap pong mahalin ang mga tao na umaaway sa atin. Mahirap mahalin ang mga taong hindi ka mahal-mahal, sapagkat ang sinusukli sa iyo ay tanging masama at kasamaan lamang. Pero hindi po imposible.
kaya din pala nating magmahal. At pinapakita iyan ng ating Panginoong Hesukristo ngayong panahon ng Kwaresma, muli nating pinagninilayan ang wagas at hindi masukat na pagmamahal ng Diyos sa atin. Na kahit ang mga tao na umusig sa Kanya, ang mga tao na sumisigaw na ipako siya sa krus, pinatawad niya ng totoo. At ang Diyos na ito, inangkin ang pagiging tao natin upang makita natin kung ano ba talaga ang tunay na tao. Ang sabi ng ilan, ang dali po maging tao, pero mahirap magpakatao. Ano ba ang pagiging tao? Pinakita ng ating Panginoong Hesukristo ang pagiging tunay na tao. Na kaya pala nating magmahal kahit ang kaaway. Anong kailangan natin? Kailangan lang nating magdasal. Kailangan nating hilingin yung biyaya. Na kaya pala nating magpatawad. Kahit na napakahirap magpatawad. Pero hindi tayo binibilisan o dinadali-dali ng Diyos. Alam ng Diyos na tayo'y mahina. Alam ng Diyos na tayo'y tao lamang. Pero alam ng Diyos na kapag tayo ay hihingi ng grasya na kailangan natin, totoo, posible na tayo'y makakapagpatawad. Alam niyo po, kapag may nagkukumpisal sa akin, Father, ilang taon na po hindi ako makapagpatawad. Kapag nakikita ko po yung taong iyan, ang sama po ng aking pakiramdam sapagkat siya ay nagdulot ng matinding sugat sa aking kalooban. Pero hindi po imposible na tayo'y makapagpapatawad. Hilingin lang natin ang biyaya at grasya ng Diyos. Ang Diyos nga nakapagpatawad, tayo pa kayang tao. Lagi lang nating, huwag lang nating kakalimutan na tayo'y nilikha niyang kawangis at kalarawan. Kaya mga kapatid, hindi madaling maging Kristiyano. Matindi ang inihingi sa atin ang Panginoon. Mahalin natin ang taong hindi ka mahal-mahal, napakahirap. Unawain lagi natin ang mga taong hindi ka una-unawa, napakahirap. At kapag ginawa natin iyan, yan ay magsisilbing sakripisyo natin. At ang sakripisyo ay daan patungo sa kabanalan. Kaya pala, ang pagiging tunay na Kristiyano ay ang magmahal nang alam natin na wagas at totoo na tayo'y nagmamahal, na tayo'y nagpapatawad. At sana mga kapatid, itong hinihiling sa atin ng Panginoon, pagdasalan po lagi natin, kung hirap tayong magpatawad, lagi lamang po magdasal. Ang mga taong naninira sa atin at umuusig, ipagdasal din po natin. Pero sana huwag nating idalangin na sila'y mapahamak. Ipagdasal natin na sila man ay makapagpatawad din at hindi makasakit ng damdamin ng iba. At yan ang hinihingi sa atin. The measure of love is loving without measure. Walang tinatangi, walang sinisino ang tunay na nagmamahal na isang Kristiyano na nagmamahal din sa Diyos. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo maming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sumasama, humingi ng patawad mo. Sa katas ng upa sa buwan, pag-alak na ito, nagbibigay ng Espiritu.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong kinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Pinarakila ng lahat ang naparitong mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa biyay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak na puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikaharangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na ang tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naghihintay
sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, narito ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal upang ang iyong pinuspos na lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay.
lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ika-apat, narito po sa atin ngayon ang mga tagaparokya at Dambana ng San Vicente Ferrer sa Banay-Banay ng Lipa upang magbenta ng raffle ticket para sa kanilang pagpapatayo ng multipurpose building. Sila po ay nasa bandang likuran at gilid ng simbahan. Atin po silang suportahan. Ikalima, bilang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, meron po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang simbahan ng Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na, di ba, ng lamisa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.